welcome back to my YouTube channel. Gagawa tayo ngayon ng video ng how to get Japan visa. Tapos bibigyan ko lang kayo ng konting tip kung paano ako nakakuha ng multiple visa, which is yung 5 years validity. Tapos pwede ka mag-stay sa Japan ng 1 month. So ayun guys, if you want to know kung ano bang mga requirements kapag kumuha ka ng visa, kung gaano katagal, kung may show money ba, or anything na pwede nyo pang malaman, please keep on watching. Okay, ang first requirements natin kapag kukuha tayo ng tourist visa is yung passport. Philippine passport must be valid at least 6 months bago kayo mag-travel. And the next one is yung 2x2 picture with white background. Then, lalagyan nyo siya ng pangalan nyo, tapos birthday sila. And the next requirement is yung PSA or yung birth certificate. Must be issued at least 1 year. Wala naman expiration tong birth certificate. Pero kasi ang in-honor kasi ni Japan Embassy is yung must be issued 1 year. Yun. Next is yung visa application form. Back to back, sasagutan nyo lang naman siya. Yun. Kapag di nyo alam, kunyari may nalagay, guarantor or reference in Japan. Kung wala naman kayong guarantor na nasa Japan, lalagyan nyo lang siya ng NA or not applicable. Huwag nyo siyang lalagyan ng space lang or hindi sasagutan kasi siya tatanggapin ng agency. Kailangan may nakalagay na not applicable kung wala naman kayong guarantor na nasa Japan. And the next is yung schedule of stay. Sa schedule of stay, nakalagay dyan yung date, activity plan, contact number, tsaka yung accommodation. You can see. So, meron ako ditong sample ng schedule of stay. Kinuha ko to sa website ng Relly Tours kung saan ako nag-apply ng visa. Mamaya, sabihin ko sa inyo kung saan yung mga branch nila. Yan yung sample niya. 5 days lang nakalagay ito. Day 1, yung arrival in Japan. Yan, importante yung makita nila yan dyan. Tapos, next yung contact number ng hotel na pag-i-stayan nyo. 5 days dun lang sila nag-stay. Yung lalagay nyo lang naman yan. Kung dun lang din kayo mag-stay ng 5 days, contact number, kung ano yung mga pupunta nyo ng day 1 to day 4. Day 5, nakalagay dito, departure from Japan. Depende naman sa inyo kung hanggang ilang araw kayo sa Japan. Pero ang alam ko kasi, kapag tourist visa yung kinukuha nyo, 15 to 30 days ang in-issue ng Japan Embassy. Pinakamababa yung 15 days nilang in-issue. And next is yung Certificate of Employment or COE. Katingin ko, importante kasi ito, kaya hinihingi ng agency or ng Japan Embassy kasi para alam nila na may babalikan ka dito sa Pilipinas or hindi ka magti-TNT in short. Yun. Next requirement is yung ITR or yung sa may BIR. Dito nakalagay yung mga tax na binabayaran nyo per year. Binibigay naman to ng company for sure. Okay, next ito, madami tatanong sa akin ito. Yung bank certificate. Madami kasi nagtatanong kung may show money ba. Ito na kasi yung pinaka-show money mo. Dito kasi sa bank certificate, dito kasi nakalagay kung magkano yung amount ng pera mo na nakalagay sa banko. Tatanong, magkano ba yung show money na kailangan kapag nag-apply ka ng visa? Wala kasing binigay si Japan Embassy ng specific kung magkano talaga siya. Pero sa tingin ko, enough na yung 10,000 per day. Kunyari, 10,000 ito times mo siya kung ilang araw ka magta-travel sa Japan. For example, 5 days, 10,000 times 5, 50,000, enough na siguro yun. Ito pa nga pala guys, bago ko makalimutan, if kasal ka na, kailangan mo din magpasa ng marriage certificate. Ako kasi hindi pa naman ako kasal, so wala akong pinasang marriage certificate. Wala din akong mapakita sa inyong sample. Ayan, wag niyo yun kakalimutan ha. So, ayun. So far, yun lang naman yung mga pinasa kong requirements kay Japan Embassy para ma-approve nila ako ng single entry tsaka ng multiple. Yung multiple, pag-usapan natin later. Ulitin lang natin yung mga requirements. Yung passport, yung 2x2 pictures, of course, yung PSA, yung visa application form, schedule of stay, or yung itinerary. Of course, yung ITR, COE or yung Certificate of Employment and yung Bank Certificate. So, ito na nga. Pag-usapan na natin yung multiple visa. Magbibigay lang ako ng mga konting tips kung paano ko nakakuha ng multiple visa. Pakita ko muna sa inyo kung ano. Yan. Ito yung multiple visa yung nakalagay.
Nakalagay kasi dito yung expiry niya. Yan. October 2018 ako nag-apply. Tapos October 2023 expiration niya. Yan. Pwede ka mag-stay sa Japan at least 30 days. Kunyari, for example, pumunta ako ng Japan ng May 1 to May 30. Yan. Pwede ka mag-stay ng ganong kahaba sa Japan. Nga pala guys, nakakuha ko ng multiple entry. Same lang din nung nakuha ko yung single entry. Same year lang din. Nakakuha ko ng single entry nung February 2018. Sinisyuha naman ako ng multiple entry ng October 2018. So, konting tip lang. Mas okay siguro kung mag-single entry muna kayo. Kasi kapag nagustuhan nyo yung Japan, tsaka kayo mag-apply ng multiple visa. Pero meron din kasing mga unang apply pa lang, ginagrant agad sila ng Japan Embassy ng multiple visa. Swerte nila, no? About naman dun sa requirements ng multiple visa, same lang din sila ng requirements ng single entry. Pinagkaibahan lang niya, mas malaki lang yung lalagay mong amount dun sa bank certificate mo kapag nag-apply ka ng multiple visa. Tip lang guys, siguro mga more than 100,000 yung lalagay niyong amount doon para ma-sure na ma-approve ni Japan Embassy. Tapos guys, humingi din ako ng ganitong form sa agency yan. Request for a multiple visa entry. Sa baba, lalagay mo dito kung ano yung reason mo kung bakit mo gusto kumuha ng multiple visa. So guys, yung nilagay ko kasi ditong reason, sinabi ko lang dito na gusto ko pang mas ma-explore pa yung Japan. Gusto ko pa makanasan yung iba nilang klima, like yung autumn, yung spring, yung winter. Gusto ko pa magkita yung mga cherry blossom. Siyempre, depende din naman yun sa reason nyo kung bakit mo gusto makakuha ng multiple visa. So, nasa sa inyo na din yun. Tapos, mga nagtatanong naman kung magkano yung Japan visa, 950 pesos lang po sa Relly Tours and Travel Agency. Meron silang mga branch siya, Dusit Tani Hotel, SM Mall of Asia, SM Mega Mall, SM South Mall, Lucky Chinatown. I-add ko na lang siya sa description box. Pati yung website nila.